diskarte, o diploma. Maraming nagtag sa akin dito, plus pinost din ito sa group namin. So, sige, gawa ako ng quick opinion ko tungkol dito. What's up peeps, this is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Karamihan sa mga sinabi ni Kuya Renan, itong nasa video, ay agree ako. Importante talaga ang diploma. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kahera sa mall, dapat college graduate. Totoo yan. Hindi rin ako agree sa mga motivational speakers na dinidiscourage ang mga tao na mag-aral. Hindi ko maintindihan itong mga motivational speaker na ito na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo. Some even say na nakakabobo daw ang pag-aaral. What if I told you that every single day kids go to school, they become less intelligent? Hindi rin ako agree doon. Mas nahahasa naman ang utak natin di hamak sa paaralan kaysa sa pangkaraniwang gawain ng mga tambay. Sa paaralan, forced ang utak mong mag-memorize, mag-handle ng project ng sabay-sabay, mag-handle ng pressure, matututo kang makisama sa iba't ibang ugali ng mga tao, lahat yan magagamit mo sa pakikipagsapalaran sa buhay. However, hindi ako agree na dapat kang pumili sa dalawang yan. Kung kaya mong magka-diploma at dumiskarte at the same time, in my opinion, yun ang best. Marami akong kakilala na dumidiskarte habang nag-aaral, yung iba naman dumidiskarte pagkatapos mag-aaral. Pero gaya nga ng sabi ni Kuya Renan, magkakaiba ang mga tao. Gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Kasi ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo yung mapait na katotohanan na hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang dumiskarte. Hindi rin lahat ng tao ay nabigyan ng chance na magka-diploma. What works for me may not work for you. Tandaan nyo yan. Pwede kong isample ang buhay ko, pero no matter how you try to imitate my life, sabayan mo man lahat ng bawat kilos ko, gayahin mo man bawat investment na pinasok ko, sabayan mo man ang bawat tulog at gising ko, ulamin mo man ang inulam ko, walang katiyakan na pareho tayo ng mararating sa buhay. Yes, may mga taong yumaman na hindi nakapagtapos sa pag-aaral, pero FYI, 76% ng billionaires ay nakapagtapos ng pag-aaral. Lumalabas na mas marami pa rin dihamak ang yumaman sa mga nakapagtapos. Karamihan sa kanila ay nakapag-ipon ng pangpuhunan sa kanilang negosyo o investment dahil naging maganda ang kanilang trabaho. Nagkaroon sila ng magandang trabaho dahil nakapagtapos sila. In short, diploma at diskarte ang bumuo sa mga narating nila sa buhay. So kung irarang ko ito, parang ganito yan. Nasa lowest rate of success ang mga taong walang natapos at walang diskarte. Sumunod ang taong nakapagtapos, depende sa natapos, then sumunod ang taong madiskarte, depende rin sa diskarte. At ang highest rate of success ay yung mga taong nakapagtapos na, may diskarte pa. Pero hindi rin accurate ito syempre. Huwag nating kakalimutan na marami pang factors in play dito bukod sa talino ng tao. At ang pinakamalaking factor na nakakaapekto ng lahat, syempre ang blessing from above. Pero at the end of the day, diskarte man o diploma ang piliin mo, ang lamang pa rin sa huli ay yung taong hindi marunong sumuko. Adios! Muli kong pinasasalamatan ng mga sponsors ko sa aking mga videos at syempre sa mga walang sawang nagsesend ng stars. Maraming maraming salamat sa inyo.